Hi guys, tayo ngayon ay magbubook ng ating mga ipapadalang parcel sa LBC. Ito halimbawa. Okay. Ito, small pouch. Huwag natin ipakita yung information. So, punta tayo sa lbcexpress.com or lbcexpress.com lang. Kung meron ka ng account, okay na yon. Magsa-sign in ka na lang. Pag wala pa, mag-sign up ka muna at mag-register ng iyong email address. Okay, so kami meron ng account, ito na yon. Iki-click na lang namin yung sign in. Bakit tayo nagbubook? Pag ikaw kasi nakabook na, pagdating mo sa LBC, hindi ka napipila. Ngayon medyo konti na lang yung pila, pero minsan natataon na talagang pipila ka pa, so mas maganda nakabook. At the same time, pag nagbook ka, mas mura, lalo na yung mga remote areas na additional 50 pesos pag sila ang magta-transact sa LBC branch. Pag dito, makakabawas ka ng at least 50 pesos. At pag napakarami mo nang na-book online in the future, lalong bababa ng bababa yung mga charges ng iyong mga padala. So, andito tayo sa select your preferred service. Single booking muna. Pwede kasing mag-multiple agad, pero mas okay pag isa-isa. May dalawang option. Rider pickup, wala pa yan ngayon. Ito siguro soon, magkakaroon na rin. Ibig sabihin, yung mga na-book mo, pwedeng i-pick up ng rider sa bahay mo. Okay, pero ngayon, ang available pa lang nila ay branch drop-off. So, dito tayo. Okay. Tapos, receiving option. Yung padadalhan mo, ano ba yon? Pick up or home delivery. Halimbawa, itong isa naming ibubook, ito, itong maliit na pouch. Ito po ay home delivery or yung tinatawag na door-to-door. COD lang to, ah, sa COD at saka sa COP. Punta tayo sa susunod. Next. Okay. By the way, pwede rin itong gawin sa cellphone lang. Dahil kami ay may information na dito, kung ano yung pinapadala namin, item name, at syempre yung value ay dito. Etong value nito ay 800, yung maliit na pouch. Tapos, i-click lang tong pass on service fees at saka collect item value. Later on, titignan natin kung ano yung choice mo dapat yan. Ano bang pouch ang ginamit? 1 kilo or smallest pouch? Anyway, dalawang pouches lang naman, small and big. So, dito tayo sa 1 kilo. At tapos, kung gusto nating i-view yung rate, pwede rin, pwede naman. Okay. Dahil talagang mas mababa pag nakabook. Okay, tignan natin yung rate. Rate guide. Etong 1 kilo na to, actually yung rates kasi depende naman yan kung yan ay sa Luzon, Visayas, o kaya sa Mindanao. Depende pa rin. Sa Luzon kasi marami ngayong promo ang LBC. Kaya etong rates na to, nagbabago rin yan. Pero, sisiguraduhin ko sa inyo, mas makakamura talaga pag nakabook. Okay, meron na kami information dito. So, hindi na natin masyadong ipapakita. Enter receiver address na tayo. So, eto yon. Bago ko i-enter, tignan muna natin. First name ng receiver. Eto ay door-to-door. Ulitin ko lang. Last name, phone number, location. Ito na yung buong address. Tignan natin. Floor unit kung meron. Street address. Province. Municipality. Barangay. Ito naman ay lumalabas lang pag na-enter mo na yung ibang information. Yung province, city, municipality at yung barangay, lalabas na option. Now, paano pag wala dun sa mga options? Hindi talaga mabubook. Ang ibig sabihin nun, yung area or yung address ay posibleng out of delivery zone. So, ang gagawin natin, ipapamanual sa LBC branch at sila ang makakaalam doon kung deliverable ba or non-deliverable yung place. Okay, fi-fill upan ko lang muna to, hindi ko pwedeng ipakita, tuloy natin mamaya. So, eto na yan, complete information na ng ating receiver, name, address, at yung zone ng area na yan. Lalabas naman dyan talaga yung mga information na yan. Ulitin ko, pag wala dyan, posibleng out of delivery zone. So, click na natin yung done. Okay. So, dito, merong option na next. So, okay. Nandito na tayo sa mode of payment. May dalawang option dito. Una,
pass on service fees to consignee. Free shipping kami sa kanila, kaya kami na yung magsushoulder ng shipping fee. Ito yung shipping fee. Pero yung value ng item dapat nating ipasa or dapat i-charge sa consignee or sa receiver. So i-click lang namin to, hindi na yung isa. Dahil pag clinic natin to, mag-a-add ng shipping fee dun sa value na i-collect sa consignee. So tignan mo, 800 pa rin siya. Okay? So click mo lang tong dalawang to at i-schedule. Bago i-click yung schedule now, i-check natin dito kung tama ba yung information. Information ng sender at saka information ng receiver. Ito yun. Complete naman. Okay lahat. So, click schedule now. Pagkatapos nyan, may complete na ang ating booking at merong lalabas na reference number. Ito na yun. So, ito yung i-enter lang ng LBC Associate para lumabas yung resibo doon at syempre mabigyan or magbayad na tayo sa LBC branch. Ang ginagawa namin dito sa pouch, sinusulat na lang namin to. Yung iba kasi, or dati kami rin, nagpiprint nito, tapos ididikit dun sa pouch. Pero pwede palang isulat na lang tong reference number na ito. Okay, ganun lang siya kasimple. Tapos ang booking, hindi ka napipila sa LBC pagdating mo dun. Priority ka kasi, dahil nakabook ka na. Ibig sabihin, yung mga ginagawa mo dito, ayun din ang gagawin dapat ng LBC dun. So, mapapadali buhay nila. Good day!